One of the common terms na may encounter po natin if ever na tayo po ay naghahanap ng kasagutan kung paano po natin may babalik ang dating relasyon, ang taong mahal natin, ay yung tinatawag natin na no contact rule, NCR for short. Pero kalakip nito ay napakaraming katanungan. Gaano po ba ito ka-epektibo? Halimbawa nga po gagawin ko to ay hindi kaya siya ay maka-move on or mag-let go na lang. Ilang mga katanungan na sasagutin natin ngayon. Ngayong araw na to ay sasagutin po natin ang tatlong pinakamadalas na nagiging katanungan nga po natin kung gagamitin po ba natin ang no contact o hindi. Hanggang sa ngayon, it remains a mystery kung ano ba talaga ang nagagawa nito at gaano ba ito ka-epektibo. Unang sasagutin po natin ay yung usapin na ang no contact daw po ay hindi po pwede kahit kanino. Ito raw po ay depende at hindi pwedeng nag-work kay Juan ay mag-work din po kay Maria o kay Pedro. Lahat ng bagay na pag ito po ay nawawala, lalo na't importante mga utol, ay biglang hinahanap. Bigla pong nare-recognize ang kahalagahan nito. Kaya based on human behavior, kung halimbawa nga pong napakainit na ng isang situation, kung saan kung halimbawa kayo nga po ay nag-uusap at nagkikita, ay halos hindi na po tumitigil ang ex natin sa kakabato ng mga masasakit na salita. At ito po ay karaniwang nangyayari sa kahit anong klaseng breakup. Kaya kung halimbawang gagamitin natin ang no contact ay napakalaki po na maitutulong nito dahil it will provide the much needed space para kayo nga po ay mag-heal lalong-lalo na nga po ang ex-partner natin. Moments, panahon na magkakaroon po ng refleksyon kung saan po maiisip po niya ang mga pinagsamahan po natin dati, kung saan siya po ay magkakaroon ng focus at lalong magkakaroon nga po ng pagkakataon para timbangin ang situation, hindi yung puro galit na lang, hindi yung puro negatibo na lang, hindi yung parabang pasakit na lang po ang nararamdaman ng ating partner. Kaya in my opinion, no contact will still work kahit sabihin na nga po nating depende ito. Pero most people, of course, ay makakaintindi po nito. At in general, kung halimbawa nga pong magagawa natin ng effective mga utol, ay sigurado pong gaganda po ang situation at outcome nga po kung halimbawa kayo nga po ay nagkakagulo sa kasalukuyan. Ikalawa, ang no contact daw po ay maaaring maging situation kung saan pag nakita po ng ex natin na ginawa natin ay lalo po siyang lalayo. Lalo po niyang maiisip na, eh gano'n naman pala, eh di go forward na ako, move forward na ako dito sa bago or hanap na po ako ng bagong relasyon. Madalas po na nasasabi, especially nga po sa mga kausap po natin sa ating coaching session mga utol, ay yung situation na kung halimbawa nga raw bibitaw ka, magpapaubaya, ay maaaring makita ito ng ex mo bilang opportunity para lalo daw po siyang lumayo. Dito po maraming natatakot, dito po maraming naguguluhan, at dito po maraming nagkakaroon ng katanungan. Ang isang relasyon po, especially kung halimbawang talagang ito ay relasyon, ibig sabihin po nito ay kayo po ay may tinatawag na attachment. Kung saan magkakaroon ng period of time para kayo po ay mag-isip-isip, para magkaroon ng realization or better view nga po na nangyari sa inyong dalawa. Dito po maraming nalilito dahil kung halimbawa nga pong dinikitan natin, hinabol natin ng medyo mahaba-haba mga utol. Let's say for example, hanggang sa ngayon ay hindi po tayo makabitaw sa ex natin. Tandaan natin na habang nangyayari ito, ay unti-unti pong bumababa ang ating value. Ito po ay isang natural effect kung halimbawang nakikita ng ex natin na nandito pa rin tayo at inaayos pa rin natin, sinusubukan pa rin natin i-fix ang problema at nagpapanik at hinahabol pa rin po natin ang ating mga ex mga utol. Kaya nga sinasabi na ang no contact daw ay talagang mag-work kung ito po ay ginagawa po natin agad-agad. Para maiwasan din po natin yung ating mga post-breakup mistakes mga utol. Kaya tandaan natin, may attachment, may mga tinatawag pa nga yan na closure, ultimatum, alam ng ex mo na may mga stages pa po ang isang breakup kapatid. Kaya malabo po, or let's say, mali po yung belief na kung halimbawang gagawin mo to ay tuluyang lalayo ang ex mo mga utol. Depende na lang yan kung talagang halimbawa nga pong wala na siyang nararamdaman sa atin noon pa. Let's say for example, siya nga po ay nawalan na ng inspiration at talaga naman po naging toxic ang situation ninyong dalawa. Pagkaganyan, of course, ay may mga una muna tayong dapat gawin bago nga po tayo bumitaw. Let's say, for example, mag-create nga po tayo ng positive character first or let's say good impression bago po natin isagawa ang no contact. Hindi yung basta-basta na lang halimbawa na kayo po ay naghiwalay at naisip nga po natin na boom, kailangan na nating lumayo at kailangan na nating mag-NCR.
Tignan mo muna mga utol kung ikaw ay nasa posisyon bago mo gawin ito. Third, the no contact daw po ay hindi pa pwedeng gawin kung halimbawa nga pong ang atraso natin, ang kakulangan natin ay yung absence. Yung wala nga po tayong panahon, of course mga utol, kung tayo ay magno-no contact ay lalong magti-trigger ito. Nabanggit ko na to before, siguro mga a year ago mga kapatid, pero ngayon ay sasabihin ko po na depende po ito sa panahon, depende po ito kung ano at gaano katagal ang gagawin mong no contact. Pero still necessary pa rin siya in my opinion, dahil nga po kung halimbawang nagngingit-ngit or let's say nanggigigil, nagagalit ang ex mo sa'yo, kumbaga lahat ng gawin natin mga utol ay nadadagdagan nga po yung mga kasalanan natin. Diba't NCR pa rin ang dapat natin gawin para ito po ay humupa? Dahil halimbawa nga pong ini-insist niya na tayo nga po ay hindi available, pwede naman po tayong humingi ng apology sa tamang panahon mga utol, and then mag-proceed pa rin po tayo sa no contact. No contact in my opinion, hindi naman po ibig sabihin ito na kailangan 30 days po ang ibigay natin. May nagsasabi nga po na 7 days, may nagsasabi nga po na 21 or even 30 or 45. Meron pa nga 90. Depende yan mga utol sa inyong naging relasyon o sitwasyon. Kaya para po sa akin, kung kayo po ay mawawala na mahabang panahon na walang sabi-sabi, na walang linaw kung bakit ito nangyari mga utol, ay maaaring mag-trigger po ito sa isipan ng ating mga ex. Kung yan ang kasalanan natin, ay pwede po ito madagdagan. Pero tignan natin mabuti mga utol, sa lahat po ng unos, problema, at sitwasyon, kung halimbawa nga pong lalong breakup ito mga utol, ay kailangan pa rin po nating magpaubaya. Kailangan pa rin po nating gawin ng NCR kahit po sa maikling panahon, dahil ito po ay makakatulong. Magiging epektibong instrumento po ito mga utol para ma-reset ang relasyon ninyong dalawa. Dahil dito ay lalo mo mapag-aaralan. Lalo ka magkakaroon ng panahon para pag-isipan. Dahil minsan maraming binabato ang ex mo, akala mo yun ay mga pagkakamali mo, pero yung pala dala lang po ito ng pagka-frustrated niya sa atin. Marami tayong narinig ng mga salita na iniisip nga natin na saan nang galing at papaano niya nasabi ito. May mga magsasabi na hindi ka na niya kailangan, lumayas ka sa akin, may mga marinig pa nga po tayo na never kitang minahal o hindi na kita mahal. Ito mga utol, ang napakadalas na mga na-encounter nga po natin tungkol nga po sa topic or usapin na no contact rule. Kaya I hope na nakatulong po tayo at nabigyan po natin ng linaw ang ilang mga nagtatanong tungkol dito. Pero bago po tayo mag-end mga utol, gusto po nating i-shoutout yung kaibigan natin na nag-deliver ng ating silver play button. Maraming salamat po sa ating kaibigan, kay Kuya Bossing, si Sir Jackers Moto mga utol. Pakibisita po at pakisuportahan po natin ang kanyang channel. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo mga utol, at syempre po patuloy po nating suportahan, bantayan, at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po, Papong TV.